Nasaan yung 4.6 million? Kasama rin po namin. Ah, nasa inyo rin yung total. So 4.6 plus 27 million, hawak ninyo. Yes, Mr. Chair. So saan ito kayo sa SPD? Sa office po ng DSOU, Mr. Chair. So anong oras nalaman ni General Mariano na nasa inyo yung pera? After ng operation, Mr. Chair. 5:30. So 5:30, General Mariano, alam mo na? Hindi po, Mr. Oh, eh, ba't sabi 5:30 daw? 5:30 po natapos yung kanilang operations. Pero kailan mo nalaman to? Nandun na yung pera sa opisina nyo? Mga 11 po na nung binanggit lang po sa akin ni... 11 na binanggit? Opo, ng... Please raise your right hand. Yung tanong ko, para maintindihan nyo, yung naniniwala na totoo yung report niyang inyong district director, Southern Police District Director, ay totoo, pakitaas yung inyong mga kamay. Yung mga hindi naniniwala na hindi totoo, kindly raise your right hand. Wala. So, it is agreed na kayo lahat naniniwala na totoo yung sinasabi ng inyong district director. Agreed? Yes or no? Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Okay. So, before I recognize Congressman Bustos, yun po ay babawasin sa oras mo, Congressman Ako. Mahaba-haba yung inyong discussion. So, Congressman Bustos, you are recognized. Mr. Before Chair, I recognize the first interpellator, kasi ang first interpellator natin will be coming from the minority, Congressman Busita. So, Congressman Bustos, Mr. Chair, you also deducted on your time. Okay, ano lang naman to, interjection lang ng konti. The questions of our dear senior vice chair, parang ma-abbreviate naman natin ang proceeding to save time. But yung presentation po kasi ng NCRPO director and the former commander of SPD, masyado pong marami, no? Live po kasi ito, nakikita ng sambayanan. Baka makonfuse po yung mga nakikinig. Masyado po kasing marami yun. Pwede kasing partly or largely may tama doon sa sinasabi ni General Mariano. Pero dito kay NCRPO, sa investigation po ng tao niya, tama rin, no? Baka hindi na nakuha po ng mga tinatanong natin. So, total, hindi, nagsisimula pa lang naman po tayo. That's why earlier I approached you, Mr. Chair, that we asked the NCRPO director to submit no copy of affidavits no para makita rin natin kung sino lang talaga yung may involvement dun sa irregularities and up to what level. Of course, gusto natin dito ma-determine yung mga lapses so that we could introduce the legislation. Before I end this very short observation, I would like also to interject, Mr. Chair, that for so many times in the previous hearings, nagfe-fail lang naman tayo to observe, especially the PNP, yun sa en banc resolution issued by the Supreme Court. No? Kahit si Sir Akop, ito rin yung mga previous investigation po natin, Sir Akop, yung sa body-worn camera. Huwag na lang natin patayin yung body-worn camera para wala nang question yung mga tao. No? Para yung integrity natin o yung hindi naki-question kung may irregularities ba. Kasi dun sa pagpapasok ko, papatayin yung bigla yung body-worn camera, mahirap kapag meron na tayong kanya-kanyang version eh. Diba? At any rate, Mr. Chair, siguro po, dahil pa di-determine natin kung meron pa second hearing, mas makikita natin dito kung saan ang inconsistencies. At yung mga tropa natin, lalo na yung mga non-commissioned, PNCO natin, police non-commissioned officers, di man nila alam lahat yan eh.
Kasi involved dun sa mga reading team, ilan lang naman yun, tsaka yung mga pumasok. So, hindi rin po nila masasagot ng todo. But I salute General Acop, lalo na itong resolution niya. Kasi lalong mas titibay yung PNP at lalong maniniwala yung sambayanan dito sa ahensya natin. Kami ni General Acop and Colonel Busita and myself, hindi ano to eh, yung PNP po kasi pamilya natin to dahil dito po kami galing eh. Kaya we really support kapag mayroong ganitong na-introduce na resolutions. With that, Mr. Chair, allow me to reiterate my request from the Chair to require NCRPO to submit copies of affidavits, no? And then again, yung kay General Mariano, that's very lengthy. Malamang di rin na kuha ng mga ibang police natin para sa susunod na hearing, eh kung sino yung talagang dapat nating matanong ng todo, eh sila po yung matanong. Thank you so much, Mr. Chair. Okay, so maraming salamat, Congressman Bustos. Before I recognize Congressman Busita, dumating na si Captain Menes saka si Captain Limbawan. Siguro this question ano ni Congressman Acop, andiyan ba? Andiyan na ba? Asan na? Siguro tanong ikaw ba si Menes? Yes po, Your Honor. And si Limbawan? Yes po, Your Honor. Kindly stand up and we will be taking your oath. Sige, Comsec, please. Please raise your right hand. Repeat after me. I state your name. I solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry. So help me God. So, were you able to hear the statement of, you can sit down, please, the statement of General Roderick Mariano? Nadinig po ba ninyo doon sa, naka-live naman po tayo, nadinig niyo po ba? Hindi po, Your Honor. Mr. Chair? Okay. So, basically, di nyo rin nadinig yung kay General Natates. So, sige, go, Vice Chairman ako, please. I will defer asking them the same question that I have asked the others simply because yeah, they were not able to listen yeah to the report of the NCRPO commander and then the report of the former SPD commander. Okay, all right. So basically, ang pinag-uusapan po natin, dalawang istorya dito. Isang istorya na nanggaling po sa kay General Nartates at ang isang istorya na nanggaling sa former chief ng ano po, ng SPD. So dito, nakita natin yung different version and that's the very essence why we are conducting this hearing. We're able to find out what are the laws that is governing this issue. Pero ako medyo, before I recognize Congressman Busita for his interpellation, medyo na-confuse lamang ako dun sa mga presentation ng both sides, ano. Kanina kasi may sinasabi about the 27 million. I'll be asking the head of the nung chief ng District Special Operation Unit, si sino ba 'yon, si Colonel Guevara. Kayo nag-handle nung nung 27 million, 'di ba? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Nung makuha niyo 'yon, so hindi napasama doon sa, according sa SPOT report, hindi napasama. So hindi napasama sa inventory. So saan dinala 'yon? Nadinig ko kasi sa hotel sa BGC ba? Mr. Chair, it was brought to our office, Your Honor, in the district, Southern Police District, Your Honor. So dinirecho niyo 'yon sa SPD. Yes, sir. Hindi niyo dinirecho sa hotel. No, Your Honor. In accordance to the report that was a statement ni General Nartates. Yes, Mr. So dinirecho niyo sa SPD. Yes, ano oras yung dinala doon? It was right after the operation, it was brought to our office, Your Honor. Pero hindi nakasali sa SPOT report. It was not included in the SPOT report since we're still asking with the investigator if it is part of the human trafficking, Your Honor. Eh, yun na nga, hindi kasama yun sa search warrant ninyo, di ba? Yes, yes. Ang search warrant nyo is yung issue lang ng mga firearms, no? Di ba? Yes, sir. Basically, yung human na pag ina-analyze mo ang human, no? Kapag nakita yung ganong klaseng ebidensya, dapat kasama na agad sa report. Pero dito, hindi nyo ni-report. Di ba?
At nadala niyo sa SPD anong oras? It was right after the operation and it was anong oras yun? Around 6 to 7 a.m. Kanino mo dinala? I distracted my deputy owner to bring it directly to the office since I'm sinong deputy mo? Police Major Kehana yun. Si Kehana? Yes. So, sa iyo napapunta ang pera. Doon sa sasakyan? Doon sa sasakyan? Mula doon sa Parañaque? Sino mga nakasakay? Nanandun yung pera? Mr. Chair, if I may. Yes. Major Kehana. Yes, Mr. Chair. Sinakay po namin sa sasakyan ko together with Police Lieutenant Colonel Guevara and two others. Sino yung dalawa? Si PSSG Dester and PSSG Democrito. Democrito, Guevara, Dester, Mr. Chair. Dester, kayo ang apat na nandun sa sasakyan. Yes, Mr. Chair. Kayo may dala ng 27 million. Yes, Mr. Chair. At pagdating din sa SPD, sa iyo tinurn over ni Guevara yung 27 million. Yes, and the 4.6 million na in relation to do sa na reported sa spot report, nasaan yung 4.6 million? Kasama rin po namin. Nasa iyo rin yung total. So 4.6 plus 27 million, hawak ninyo. Yes, Mr. Chair. So, saan ito kayo sa SPD? Sa office po ng DSOU, Mr. Chair. So, anong oras nalaman ni General Mariano na nasa inyo yung pera? After ng operation, Mr. Chair. 5:30. So, 5:30, General Mariano, alam mo na? Hindi po, Mr. Oh, eh, ba't sabi 5:30 daw? 5:30 po natapos yung kanilang operations. Pero, Kailan mo nalaman to? Nandun na yung pera sa opisina nyo? Mga 11 po na nung binanggit lang po sa akin ni... 11 na binanggit? Opo, ng umaga po. Pero sinasabi mo kanina, 10:36 a.m. Yeah, 10:30 to 11, Your Honor. Hindi ko po kasi sigurado. Hindi ka sasabihin. Kasi kanina sinabi mo, 10:36 eh. Nag-repeat ka na kay General Artates. Yeah, meron naman pong mga... Nandun na yung pera, pero... Yes, Your Honor. It is covered with the... Yung sa aking mga... What you're saying, ha? Kasi yes, alam niyo, mga congressman dito, naglilista ng mga sinasabi ninyo. Opo, yes, sir. Ha? Yes, sir. At kapag nagsinungaling kayo dito, madadagdagan yung problema ninyo. Okay, so, General, sige, ano muna, si General Busita, na General Busita, si Congressman Busita, wala ba si General Busita? Si Congressman Busita? Okay, so yung pera nando sa opisina ng chief ng Special Operation Unit, kay Guevara, correct? Yes, Mr. Chair. So, ilang boxes yung pera? Well, one boxes. It was put in a one big box, Mr. Chair. Ilang boxes? One big. Sa isang boxes. Malaking box po, Mr. Chair. Ilang box? Isa lang po, sir. Isa lang po, Mr. Chair. Isang box lang? Yung 27 million? Yes, Mr. Chair. Pero in accordance sa kanina, parang meron ako nadinig na tatlo ba? Na boxes yung dilala doon? Ha? Kanina, sinasabi, may tatlong boxes. And sa CCTV, parang meron din tatlong boxes. There are other boxes, oh. Mr. Chair, that is included with the other containing of other evidence that was recovered during the operation, Mr. Chair. Speak louder, please. Speak louder. Hindi namin masyado maintindihan. Other boxes, Your Honor, containing also with the other pieces of evidence that was recovered during the operation, Mr. Chair. So... Ah, kasama na iba mga nakit na huli niyo. Pero ito ang question eh. Kasi hindi niyo nga nilagay sa spot report ninyo, ha? Tapos nilagay niyo sa inyong sasakyan, 'di ba? 'Di ba meron kayong tinatawag na officer that is being mandated, sila yung searcher, sila din yung seizure. Sila din yung nagsisis, 'di ba? Sino 'yon? Yes, Mr. Chair. Sinong nagsa-search, sino yung kumukuha ng mga ebidensya? At sino yung kustudyan ng ebidensya? Hindi nyo alam kung sino. Napakadali lang naman nun. It was Patrolman Kalupasan, Patrolman Mambong. Bakit hindi siya may hawak ng ebidensya na 27 million?
saka 4.6 million. Kasi hawak niya 4.6 million saka 27 million, dapat siya may hawak nun, di ba? Hindi kayo? Yes, Mr. Chair. Some of the evidence was put in the vehicle, Mr. Chair, since they're only using the sedan, Mr. Chair. Sedan type. No. Kahit anong type ng sasakyan niya, ang tinatanong ko, bakit kayo may hawak? Since hindi naman kayo yung seizing officer, hindi rin kayo yung searching ng mga ebidensya, sila yun, di ba? Usually, di ba, kung sino yung may kustudya ng ebidensya, siya dapat na may hawak, di ba? Hindi yung mga opisyales? Yes, Mr. Chair, that is the bakit right. May hawak? Papunta ng SPD. Kasi hindi nga na-report yun, hindi na inventory yun. Ang problema dyan, along the way, baka yung 27 million binawasan. Or baka hindi yung 27 million, baka more than that. Diba? Yun ang premise ko eh. 27 million was not reported, was not inventoried, ano? Nilagay ninyo sa sasakyan ninyo, kayo mga opisyal na nakasakay. So, paano nyo masasabi sa amin na yun talaga yung actual na 27 million na nakuha dun? Yun lang tanong ko. Yes, sir. Yung my explanation with that, Mr. Chair, is that yung ibang ebidensya kasi, Mr. Chair, hindi magkasya doon sa sasakyan nung... Napaka-importante ng pera, talagang yung panghinawakan ninyo. Siyempre, medyo critical yan, 27 million yan, hindi dapat pinabayaan nyo doon sa mga kustudyan ninyo.